Maging mga nasa online, marami tayong pag-uusapan ngayon. Salamat dahil hindi pa ako sinabihan kung ilang oras ako dito. Kakainin ko yung oras nyo dito. Okay po ba yan? Dahil yung pag-uusapan natin, isa dito, isa nandito, pangatlo dito, pang-apat dito, pang-lima dito, pang-anim pa yun nandito. Okay, excited na kayo? At pampito pa yun nandito. Kaya marami sa mag-ready ka na. Sino dito may dalang Bible? Amen. O kung tila nag-amen. Nagdala ng cellphone. Amin lahat, mayroon po. Pati nga yung nagbabasura may cellphone eh. Amin ito yung mambubuti may cellphone eh. Pati yung ano ngayon, high-tech na ngayon, yung nagmamalimos. Pahingin barya, barya. Eh, wala pa akong barya eh. Apo, mayroon pa akong GCash, pastor eh. Kita mo yan, may GCash na ngayon. Yung mga humihingi ng piso-piso. Pastor, kahit piso, dadami din yan. Okay, excited sana tayo sa umaga na ito. May napuntan akong isang church. Medyo mahigpit, madisiplina. Sabi niya, pastor, sa amin, pag nalilate, di na namin pinapapasok. Sarado na ang church. Tapos, pastor, mayroon din pangalawa pang disiplina namin. Yung cellphone po nila, nilalagay na sa box para wala nang disturbo doon. Pero hindi naman, ano, sa kanila po yun, nandito pwede kasi nag-note tayo. Okay ba yan? Patalastas lang si Sir Eileen para pastor. Di okay lang yan kasi iba nagla-live naman tulad ni, ano, ni Sister Yan. Okay, okay po yon. Amen? Pero sana, ibigay natin yung buong puso natin sa Lord ngayon. Okay po ba yan? Kasi may eksi lang po. 30 minutes po ako, okay? 30 minutes in 3 hours. And 2 days. Okay ba yan? Sa mga hindi nakakalala sa akin, ako po si Pastor Jun Bindanya ng Light of the World May Kawayan na nagmi-mission sa San Simon, Pampanga. Okay po ba? Salamat po sa inyong pag-welcome. Isa pong privilege ulit na makatayo dito sa pulpito na ito. Namimiss ko pong tumayo dito at namimiss ko po kayo. Makita kayo hanggang dun sa dulo, hanggang sa kanan at sa kaliwa. Palakpan natin ang Panginoon. Ayan, bago ako magsimula, tatawagin ko lang po yung aking kasamang leaders. Akala nyo, galing pa po akong Pampanga. Akala nyo dyan lang ang bahay ko, akala dyan lang ako gumising. Galing pa po ako doon. Kagabi pa kami nandun. Kasi tuwing Sabad nandun na kami, babiyay kami rin. Tapos mamaya, babalik ako ulit pagkatapos ko mag-preach ngayon. Babalik kami din dahil susunduin ko yung pamilya ko doon. Tapos babalik kami, babalik ako ulit dito dahil mamayang hapon andito ako ulit. Nahihilo po ako. Pero ayan. Ayan, tawagin natin si Sally at si Nak Wilmar para magpasalamat lang ng konti. At ayan, tawagin natin leader po natin sa Pampanga. Okay, palapan natin sila. Okay, tayo lang kayo ditong konti. Mga 2 minuto at 2 araw. Natatayo ko rito. At pasalamat na tayo ng konti. Nakarating tayo dito. Kahit ikaw na lang. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Na-surprise ako. Hindi ko akalain tatayo pala kami rito. So, salamat po sa Panginoon. Muli kaming nakarating sa Light Church. May Kawayan. So, sabi nga po, wala pong plano to eh, biglaan. So, nandun kami sa Pampanga. Sabi ni Pastor, sama ka, sabi niya sa akin. Sige po, sabi ko naman, wala akong magagawa kasi syempre, utos po ni Pastor yun. So, tsaka, kagalakan din po sa amin na kami nakarating sa Main Light Church Main. So, salamat po no, sa Panginoon. Ang San Simon po ay anniversary niya na sa October 27. So, sana po, iniimbitahan po namin kayo. Hindi, sana po, ay nakarating na po kayo dati, no po, sa San Simon, si Pastora Rose. Sana makarating doon. Ni-invite po namin kayo doon sa San Simon po. So, salamat po. Ang San Simon po ay, ayun po, kami po yung leader doon. So, ginagawa po namin yung ikalalago ng church. So, sa abot po ng aming makakayat, si Lord naman po yun talaga yung aming binibida doon. So, salamat po sa Panginoon na kami po'y nakatayo dahil po sa habag at grasya ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Sige po. Si Wilmar. Ayun, nabawasan po ako ng 2 minuto. Okay, masaya po ba? Alam mo, sa church masaya.
sabi ng iba nung araw, kasi nasa, ano ako eh, sa mga, dati pa, nasa bandang Kanimadiliman, yung naglalakad na ako sa liwanag, sabi ng mga kumpare ko at mga kaibigan ko, makasama ko sa mga, sa prat po kasi ako dati, sabi niya, Brad, ang lungkot na ng buhay mo. Sabi, paano naging malungkot? Nakailod ako. Alam mo ka ako ang totoong malungkot? Kayo. Kasi pag uwi nyo, malungkot na kayo. Masaya lang kayo magkakasama tayo, pero pag uwi nyo, malungkot ka na eh. Ang totoong masaya na kay Lord. Amen. Kahit malungkot ka, magiging masaya ka kay Lord. Tapos sabi niya, brother, ang killjoy nyo ng buhay mo. Alam mo ako ang totoong killjoy? Ikaw. Kasi wala ka sa Lord. Kasi alam nyo po ba, ang uso ngayon pagbabago. Sabi mo, ang uso ngayon, pagbabago. Pag hindi ka nagbago, wala ka sa uso, ikaw ang killjoy. Pag wala ka kay Lord at wala ka sa church, ikaw ang killjoy at ikaw ang hindi uso. Ang nasa uso na kay Lord. Ang nasa uso nasa church pag Sunday. Yun ang pausuhin natin. Hindi ko anong pinauuso. Okay? Okay ba yun? Okay, tapos na po ako. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, pag-usapan natin is about house of faith. Sabi mo, house of faith. Nakaraan, house of? Ay, parang kunti lang ang nagsulat ng nakaraan. Kaya maganda talaga, susulat tayo eh. Hindi natin piling nakikinig lang tayo. Di pastor, nasa puso ko na yan, sa isip ko yan. Pero pag tinanong mo mamaya, anong preaching ni pastor? Basta yon yung ano, may nag, ano, tumayo, ganun. Basta nablis po kami, pastor. Oh, wala nang ano doon, pastor. Magandang nagsusulat o pinipicturan yan para meron tayong kakainin pag uwi natin. O kinabukasan, meron tayong ituturo sa ating mga anak at sa ating asawa. Amen? Lalo na yung asawa mo ngayon, hindi mo katabi, ishare mo yung pag-uwi mo. Okay ba yun? Kaya sabihin mo, magsulat ka. Parang awa mo na. Amen? Noong nakaraan ay house of faith, house of prayer. Ang tahanan na ito ay tatawaging bahay dalanginan. Okay? Ngayon naman, house of faith. Ano po ito? Kasi ang ating tema ngayon is about God able build the church. Paano ngayon ang bubuoy nating building o church o simbahan kung walang house of prayer? Kung walang house of faith? Ngayon, ano itong house of faith na ito? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo muna yung katabi mo, kalawat kanan. Sabi mo, ikaw yon. Ikaw ang house of faith. Mga mananampalataya. Tayo yon, pamilya ng Diyos. Sabi mo tayo mo, pamilya tayo. Tayo ay kapamilya at kapuso. Buti pa yung kapuso at kapamilya, tandem na ngayon, di na magkaaway. Ang sabi mo, di na tayo magkaaway. Ang pinanonood natin ngayon ay Channel 27. To saka 7. Kapuso at kapamilya. Dati magkaaway pa yun to saka 7. Tama, basta ako to, basta ako 7, di ba? O dito tayo, kapuso at kapamilya tayo. Meron pang isa, yung Channel 5. Kapatid. Kapatid kita. Sabi, kapatid kita. Meron pa isa, kaibigan. Amen. Apat na ki. Okay, pwede na mo. May apat na ki na tayo. House of Faith, matatagpuan sa Galatians chapter 6, verse 8, 9, 9 and 10. Basahin po natin sa wikang Tagalog. Maiksig lang po ito. Okay, 1, 2, 3, basa. Okay, verse. Next. At ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay, pinagpala po ang salita ng Diyos. Palapan po natin ang Panginoon. Okay, thank you, Holy Spirit. Salamat sa salita ng Diyos. Ayon, nakita natin sa binasa natin. Sabi mo, huwag kang magsawa. Sa lahat ng pagkakataon, sabi ni Pablo, maari tayong mga nasa house of faith, mga mananampalataya, napapagod, lahat yan naman yan, worship team, Marshall, Asher, humahayo, napapagod yan, amen. Pero sabi doon, huwag kang magsawa. Sabi, huwag kang magsawa. Sabi po na sa English, don't give up. Sabi mo, don't give up. Do not give up. Tayo mo, may English po yan, basahin natin yung English, yung verse 10 lang. Basahin natin ulit. May gusto lang akong, okay, 1, 2, 3, basa ulit. Opportunity. Good toward all men, and especially household of faith.
Gustong-gusto ko dyan yung salitang especially. Sabi mo, especially. Sabi sa tabi mo, lalo ka na. Lalo ka na. Gagawaan kita ng mabuti. Kasi tayo ay nasa loob ng house of faith. Dapat nakikita yan, sabi ni Pablo dito, sa loob ng tahanan ng Diyos na hindi nagsasawa yung kapatid mo. Amen. Sabi sa tabi, huwag kang magsawa. Sabi niya, no, household of faith. House of faith o household of faith. No, mga mananampalataya, sabi sa Tagalog, yung especially sa Tagalog, sabi niya, lalo na. Pero gumawa daw tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Tamo tao ba yung katabi mo? O gawaan mo ng mabuti yan. Amen. Sabi niya, gumawa tayo ng mabuti. Tignan mo dito ha. Hindi lang sinabi, pag ikaw ay dumadaan ng pinagdadaanan, hindi ka nagawa ng mabuti. Sabi dito, sa lahat ng pagkakataon. Sabi mo, sa lahat. Sabi mo, hindi utos ni Pastor yan. Nituloy siya, Mr. Sally, utos ni Pastor. Utos ni Lord. Kasi pag utos ni Pastor, pwede tayong magreklamo. Pag utos ni Pastor, pwede tayong tumigil. Pag utos ni Pastor, aayaw tayo. Okay, kinokorek po yun. Hindi ko po utos ni Pastor. Okay? Utos ni Lord. Sabi mo, utos ni Lord. Amen? Kasi pag utos ni Pastor, hindi 100% kay Lord. Sure yan. Amen? Makikita natin dito yung background na sinasabi ni Pablo. Pag nakita mo pa din yung verse 1 dyan, basahin nyo po yung pababa. Yung 1 to 10 po yan. Pero nag-focus lang tayo dyan sa 9 and 10, no? Doon sa 1, pag nakikita natin dito, sabi doon, kung ang kapatid mo sa pananampalataya ay nagkamali o nagkasala, dapat mo siyang abutin, dapat mo siyang i-follow up, dapat mo siyang mahalin, at dapat mo siyang i-correct with gentle spirit. Sabi mo, gentle. May kahinahunan, walang condemnation, kundi mayroon conviction. Ako natin. Okay, balapan ka natin si Jesus. Number one, pakisulat. Tatandaan na tayo. Okay, nakuha na natin. Malinaw na po. Ano ang house of faith? Yung katabi mo. Siya yan. Okay, mananampalataya. Pamilya ng Diyos. Dapat gumagawa tayo ng mabuti. Ngayon, dahil nagtatayo tayo ng building, God is able to build the church. Meron na tayong prayer. Hindi lang tayo na lagi manatili sa panalangin, sa bahay dalang inan. Kundi ang house of faith, dapat mayroong nito. Handa na tayo. Number one, dapat mayroon tayong love one another. Sabi mo, love daw. Sabi mo, love lang. Love lang. Sabi mo, puso. Puso, sa lahat, nagsisimula sa puso. Kaya lang, hindi natapos sa love one another with discipline. Sabi mo, with discipline. Sa isang magulang, kailangan makita sa atin ang hindi lamang puro love sa isang anak. Dahil ang anak natin, pag puro love, magiging ano yan? Ang tawag doon? Spoiled. Pag puro disiplina naman, yan ay magiging rebuild eh. Kailangan magkasama ang love plus discipline. Sa loob ng house of faith, kailangan nakikita sa atin ang love. Nakikita sa atin ang discipline. Kasi sabi doon, pag nagkasala, abutin mo at i-restore mo siya. Sabi mo, restore. Kailangan nire-restore. Sabi mo, restore. May restoration. Pag nagkasala, dalhin, abutin, mahalin. Sabi mo, mahalin. Sabi nga doon, may kasabihan tayo, love begin with, begin at? Love begin at? Ah, wala na, wala nang alam. Love begin at? Home. Sabi mo, home. Family. Kung mayroong makikitang nagpagmamahal sa loob ng pamilya. Dahil nasa house of church tayo, nakikita sana yung love sa church. Nakikita sana yung discipline sa church. Hindi na pagalitan ka na, hindi ka na mag-church. Tapos binus mo pa si pastor. Di ba? Sabihin mo, love. Ano pa naman ngayon? Month of ng mga pastor. Tama ba? Okay lang, kahit di nyo ko batiin, okay lang po. Masaya kami na kayo ay lumalago. Masaya kami aming pinagpapala kayo ni Lord. Masaya kami na nagpapatuloy kayo. Yun lang po ang aming goal, mga pastor. Amen. Masayang masaya na kami nila, Pastor Arslan, nila Tatay Emil, na nakita namin kayong lumalago sa faith. Amen? Amen. Sabihin mo, love daw. Sabihin mo, mahal kita sa Panginoon. Okay po ba? Dapat nagkakaroon tayo ng maturity sa church. Sa house of faith, nagmamature yung katabi mo. Amen? Tama ba?
Yung preaching natin ngayon, medyo may laman. Sabi mo, malaman. Karne. Hindi lamang puro gatas. Hindi lang puro lugaw. Alam mo ibig sabihin ng lugaw? Yung alam mo, love ka ni Lord, pagpapalaan ka ni Lord. Ano po yan? Puro encouragement yan. Mas masarap na mayroong dati, may tama. Yung tumatago sa, pastor, ako po yan. Pinariringan muna naman ata ako, pastor. Tandaan po natin, bago namin kayo pinaringan, kami muna pinaringan ni Lord. Habang binabasa ko ito ng paulit-ulit, nung binigay sa akin ang preaching na ito, isang buwan ko po itong niluto sa panalangin at inaral lang mabuti. Pero sabi ni Lord, anak, ikaw yan. Sabi mo, sabi mo, ikaw yan. Sabi mo, ako to. Ako mismo to. Amen? Dapat daw love. Sabi mo, love. And discipline. Ako naman ay minahal ng pastor, ni Pastor Emil. Salamat, dahil may tatay Emil. Minahal ako, pero kinukorek din po ako. Dinatawag niya ako sa opisina. No? Sino ba dito natawag na sa opisina? Pinatawag ni pastor, no? Kasi love ka. Sabi mo, kasi love ka. I mean, love tayo ni Lord. Amen? Love tayo ng ating pastor, okay? Palapan nga natin ang Panginoon sa buhay ng mga lingkod ng Diyos sa pagsasakripisyo ng ating mga pastor. Si pastor kahit malayo, yan, kung nakalive pala tayo, no? Shout out kay Tatay Emil. Shout out kayo dyan sa San Jose, California. Salamat, no? Nung nakaraan, nag-mentoring kami, inabot kami ng alas 3 madaling araw. Siyempre, ibang oras ko, iba yung kanya. Sabi ko tayo, okay lang po ako kahit magpuyat. Magkakwintuhan lang tayo. Kasi patungkol po ito, nag-aral po kami ng husto dito. Kasi sabi ng verse 1, mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayo pinapatubayan ng Espiritu, ang matuwid sa Kanya, gawin ninyo yon ng mahinahon. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Diba? Sinasabi ni Pablo dito, mga kapatid, tayo po yung house of faith, kung mayroong isang tao na mayroong nakita mo nagkamali, mahalin mo pa rin siya. Amen? Alam nyo ba ang sinong totoong ang unang nagmahal sa atin? Ang Diyos. Sa puntos na una nan si Lord yan na nagsasabi, anak, minahal kita kahit nagkasala ka, mamahalin pa rin kita. Pero hindi ko sinabi, gumawa tayo ng kasalanan dahil mahal tayo ni Lord. Amen? Iba po yun. Dinidisiplina tayo ni Lord. Alam nyo po ba, masakit mamalo si Lord? Hindi nyo po ba, di pa kayo napalo ni Lord? Gusto nyo pong mapalo? Bulong-bulong ko lang. Gusto nyo po ba? Sabi niya, pastor, wag na po. Ayoko na po mapalo. Amen? Masakit po ang mapalo. Ako nga, napalo sa prat, masakit. Pero kay Lord, iba yung palo ni Lord. Tama ba? Ano, Brad Lewin? Pero kay Lord, masarap. Masarap na lang, maglingkod na lang tayo kay Lord. Amen? O, sabi mo ulit, sabi mo, love and discipline. Okay, gusto niyo bang i-discipline tayo? Mga anak, kung kayo mga magulang, pag dinidisiplina po kayo, mahal kayo ng magulang niyo. Palapan nga natin yung mga magulang na nandito. Saludo po sa mga nanay at tatay na nandito. Kasi wala na akong nanay, kaya nakikinanay na lang po ako at nakikitatay. Naalala ko yung nanay, kaya mahal ko po yung mga nanay. Dakila pa kayong nanay, dakila pa kayong tatay. Mga anak, wala sa preaching to, pero lagi ko nababanggit. Habang nandiyan pang nanay tatay mo, mahalin mo ng todo yan. Hindi man humihingi ng pera yan, mahalin mo lang. Respeto mo lang. I-chat mo lang ng I love you. Parang nakareceive sila ng million-million pag nag-I love you kayo sa magulang nyo. Amen. Hindi ako humihingi ng pera. Yung anak ko nagtatrabaho lang. Hindi ako humihingi doon. Pero kusa siyang nagbibigay. Sabi niya, pa ito 500. Pwede na ba ito? Ayun na, kahit walang 500. Kahit mo na 1,500. Hindi joke lang, pinapatawa ko lang kayo. Amen. O, nagkukusa siya magbigay. Kasi tinuruan ko, pero sabi ko, anak, hindi namin yan hinihingi sa'yo. Pero tulungan mo yung mga kapatid mo. Pag, kung mamatay kami, sabi ko, kung sino ang mayroon sa inyo, mahalin at tulungan. Yung wala, tulungan. Yung mayroon, tumulong. Yun pong binibiling ko sa kanila eh. Sabi niya pa, mamamatay ka na ba? Ay, hindi ko mamatay. Paano kung mamatay ako? Diba? Ganun, pero sabi ko, ang pinakamana ko sa kanila, yung faith. Sabi ko, yung pananampalataya sa Lord. Yun, lagi niyong mahalin. Amen. Sabi, mahalin. Sundin. Igalang. Okay, honor your parents. Kasi may napapano, puro debate ngayon, patungkol sa ina at inay, no? Oh, doon pa rin ako. Team nanay ako. Team tatay ako. Team tatay ako, team nanay ako. Magalit na yung mga anak dyan. Kasi ako ay naging anak din. Naging pasaway akong anak. Pero minahal ako ng nanay ko. Ilang bis ako nagkasala sa nanay ko, sinusundo ako ng nanay ko. Nandun ako sa mga saprat, sinusundo ako ng nanay ko. Naglalasing ako, sinusundo ako ng nanay ko. Mahal na mahal ako ng nanay ko. Kahit minumura ako ng nanay ko, sinabi ko pang papatayin ko nanay ko, mahal pa rin ako ng nanay ko. Tinakwil ko ng nanay ko, mahal pa rin ako ng nanay ko. Hanggang sa namatay ang nanay ko. Pero yung nanay ko namatay, bago namatay, dinila ko po siya sa church.
At ako mismo yung tinanggap, ginamit ni Lord Glory to God, tumanggap siya ang nanay ko bago siya namatay. At dinila ko siya sa Light Church dyan sa atin, doon pa sa kabila. Balakan natin ang Panginoon. Sabi mo, love in discipline. Pangalawa, ang house church, hindi lamang manatili sa love na may discipline, kundi para pala tayong lumago at lumaki ang simbahan. At ito ang dapat natin gawin sa loob ng house church, dapat a house of faith. Sabi nito ng Berto, ready na kayo, serve one another. Sabi mo, serve. Sabi mo, serve daw. Serve one another, hindi lamang natatapos sa pag-serve, kundi may sinatawag itong servant heart. Sabi mo, servant heart. Serve one another where servant heart. Kasi sabi ng verse 2, makikita mo doon, sabi ng verse 2, no? Sabi doon, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, gayong paraan matutupad ninyo, ito na, hindi ko na utos, Sister Sally, ang utos ni Kristo. Sabi mo, magtulungan daw. Sabi mo, tulungan mo daw ako. Ang tawag doon, serve one another with servant heart. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, ako ang pastor, ako ang leader dito, hindi. Serve one another. Si Jesus ang unang naglingkod sa atin. Sabi ni Jesus, naparito ako, hindi nyo para paglingkuran, kundi para paglingkuran ko kayo. Amen. Kami ay mga servant, pastor servant, pagsiserve ako sa inyo. Yung pagtayo ko dito, nagsiserve po kami sa inyo. Kagalakan po na papaglingkuran po namin kayo. Kaya huwag nyo pong kalimutan, tatakbo po kung barangay tanod, okay? Magsiserve kami sa inyo. Amen. Nagpus nga ako, nakabarong ako for Barangay Tanod. Amen. Meron din po akong vice Barangay Tanod. Bago sa inyo pong sumama sa amin. Amen. Si Lord po ang bida. Amen. Okay. Sabihin mo, serve daw. Sabi doon sa Tagalog, may tinatawag ng ano, pasanin. Sabi mo, pasanin. Sa English ay burden. Hindi mo kaya mag-isa. Mabigat. Kailangan mo ng kasama. Kailangan mo yung katabi mo. So sabi mo, kailangan kita. Mahirap pumasan mag-isa. Subukan natin, magaan naman to, pero subukan mo maghapon itong pasan-pasan yung cross na maliit na to. Kung hindi ka mangangalay kahit papano, tama? Kailangan mo ng katuwang. Sabi mo, kasama kita. Sabi mo, kailangan kita. Sino pa ba ang magtutulungan kundi yung mga nasa house of faith? Sino pa magtutulungan kundi yung mananampalataya ni Kristo? Sino ba yung magtutulungan kundi yung nandito sa loob ng church? Kung nahihirapan yung katabi mo, tulungan mo. Huwag mong tingnan. Sabi mo, huwag mong tingnan. Sabi mo, hindi lang puro love. Hindi lang puro discipline. Kailangan mo rin tulungan. Sabi mo, kumilos tayo. Amen. Okay ba, nabiblis po ba tayo? Lumilinaw ba ang kalabuan? O lumalabo ang kalinawan? Okay, nagsama-sama, nagdadalanginan, nagtutulungan. Kasi sabi doon sa verse 2, magtulungan kayo. Sabi ng 1 Peter 5:7, supporting verse natin, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin. Sabi mo, alalahanin. Sa buhay sapagkat sa'yo nagmamalasakit sa inyo. Ipagkatiwala natin lahat kay Lord, lahat ng ating pasanin. Bukod na salamat, may kapatid, salamat, may church, salamat, may pastor, salamat, may leader, salamat, may life group, salamat, may church. Pero si Lord pa rin ang lahat. Amen. Kailangan lang nating magtulungan, kailangan nating paglingkuran ng bawat isa na may servant heart with humility. Sabi mo, humility. Yung servant heart may kababaan. Maglilingkod tayo, mayroon man o wala, maglilingkod tayo. Amen. Hindi, tutulungan ko lang po ito yung kumpare ko kasi mayaman po ito. Baka bigyan ako ng padulas, tama? Ayan, paglilingkuran ko po siya. Paglingkuran natin, maliit man o malaki, tulungan natin ang isa't isa. Lalo na yung mga nabibigatan. Amen? Lahat ng mga nabibigatan at may mga daladalahin, magtulungan tayo bilang church. Tama po ba? Kailangan natin ng katuwang as a build a church, as a house of faith. May tayong picture dyan, tingnan natin. May dyan ba yung picture? Okay. Ayan, nakita nyo po ba yan? Anong tawag dyan? Bayanihan. Kubo, di ba? Nagbubuhat, di ba? Dapat ganyan ang nakikita sa church. Nagsama-sama. Kung ano yung binubuhat-buhatin. Amen. Tulungan natin. Ang hirap kayo buhatin mag-isa nyan. Para nawala, di ba? Kita mo, yung doon, eksakto sa amin may kubo.
Sabi ni Nakwilman nakaram, tayo binuhat namin yan. Nagbuhat sila, nilipat nila yung kubo eh. Nakatatlong lipat eh. Una sa unahan, nilipat, natakpan yung church namin, nilipat ulit sa gilid kasi may simento, tayo papatong sa simento. Anim daw silang nagbuhat. Yung iba medyo ano pa mahina ang katawan. Alam niyo ba sa nagbuhat na yan? Alam niyo ba na hindi lahat doon nakabuhat? Alam niyo isa doon nakalambitin, nakaganon no? Tapos nagdidila-dila pa. Yes! Ano, ang tawag doon, pabigat. Tingnan mo yung katabi mo kung pabigat yan. Tumutulong naman, kaya lang pabigat eh. Amin ba? Ginito ko nga yun sa trabaho. Alam mo, applicable sa lahat yan. Hindi lang pang espiritu yan sa trabaho. Masarap i-ano yan, i-share yan. Na dapat sa loob ng trabaho, dapat sama-sama. Amen? Hindi puro kontrahan ng kontrahan. Wala tayong namararating yan. Amen? Sabihin mo, hindi tayo pabigat. Katuwang tayo. Amen? Katulong mo ako. Sabi mo, katulong mo ako. Sabi mo, paglilingkuran kita. Amen? Yan ang totoong lingkod. Amen? Gusto natin mag-serve, di ba? Sabi nung ano, nung isang ano, no, meron kasing isang hindi po ako na ano nagpo-promote o nag-ano ng tao. May kulang pong isang ano slot. Sabi niya, Tatay Jun, ikaw na lang kaya ang ilagay namin sa isang slot. Ano gagawin? Takbo ka konsehal ng may kawayan. Sabi ko, wag na, pastor na po ako eh. Pagpipre ko na lang po kayo. Ibubuto niyo kaya ako pag tumakbo kong city councilor ng may kawayan. Wag na po, wag niyo na akong ibuto para magpastor na lang po ako. Ilagay niyo doon, I vote pastor lang only. Oo, oh, kasi ano, nagsurvey-survey na ako. Yes, alam mo ang alias ko doon, Tatay Jun, Tatay Jun, Tatay Jun. Ang dami kong anak, no? Dami kong ampon. Pero hindi po tayo pupunta doon. Ano lang, inaano ko lang doon yung ating pagtutulungan, pagsasamaan. Sabi ko, kahit wala naman ako dyan sa slot nyo, susuport ako, tutulong ako. Amen? Sabi mo, tutulong ako. Wala man ako sa leadership ng church, tutulong ako. Yan ang ibig sabihin noon. Amen? Yung iba nga, hindi na nga tumulong, pabigat pa. Tulad nyo, kunwari, tumulong ko, kunwari lang pala. Hindi lang natin maaninag masyado eh. Marami nagbubuhat dun eh. Yung sa gitna, naglambitin eh. Kaya tagal nila makarating eh. Pabigat ang pabigat, tawa pa ng tawa eh. Ito, hanapin nyo yun yung ano, nagbubuhat ng kubo. Ang uso kasi nung ang tawag doon, bayanihan. Sambayanihan. Di ba, Anches, mayroong sambayanihan. Di ba, nakasama, salamat, nakasama tayo doon. Isa pa doon sa paglilingkod, alam nyo po, mahirap po maglingkod. Isa po sa mahirap maglingkod na mapuntahan bilang servant of God, yung pumunta kami ni Pastor Rosa, isa bilangguan. Sa akin, okay, kasi lalaki ako, pero si Pastor Rosa, malakas ang loob. Eh, ang ganda niyan, kamukha ni Marian Rivera, dadali mo sa bilangguan. Sige nga, yung mga bilanggo doon, di nagano doon, papalakpakan, yes, may artista! Diba, tantuwa sila. Kaya sabi ko sa susunod, si Pastor Rosa na lang ang sasama. Naman ba? Yung iba, wag na po, dinidisqualified ko kayong sumama doon. Yung ano, amen, no? Di ba? Ang ganda naman ni Pastor Rose, di ba? Mukhang artista. Artista yan. Sabi ko, Pastor Rose, ikaw lang, para baka mahalo ang patay. Maganda, artist, puro palakpak, ano. Di, ang ganda, yes. Maganda ba si Pastor Rose? Amen. Eh, ang ganda niya. Kamukha ni Marian Rivera yan. Amen. Asawa niya si Dindong Dantes. Pati si Dindong Dantes, hinahanap mo sa bilangguan. No? Alam mo, nakakatuwa doon. Kasi example sa pagsiserve yun. Yung pagpunta namin sa bilangguan. Alam mo, nakakatuwa. Nung, alam mo na masarap mang hawa sa pagsiserve. Dati, alam mo, hindi lang kami doon nagsishare ng Word of God. Nagpapakain na rin tayo sa bilangguan. Papakain mo, magiging 100. May nagbigay nakaraan, yung may birthday, nagpapansit. Sumunod, pansit. Sabi niya, bumubulong yung, ano, yung batay, Pastor. Alam mo, sa susunod, nakakatuwa dito, pag kumain po sila ng karne, minsan lang sila makakain ng karne, bulong sa atin lang to. Masarap pag kumain ng karne sila, Pastor, kasi kumakain sila dito, puro gulay. Yung gulay pa po, Pastor, parang walang masyadong lasa. Kaya tingnan mo yung katawan nila, ang sexy. Dati nung pumasok dito, Pastor, ang baywang niyang 40, ngayon, 29 na lang, Pastor. Kasi puro gulay yan, dinadayit po namin. Gusto niyo pong pumayat? Samahan natin doon sa mga bilangguan, kasi puro gulay pinapakain nila. Di, huwag na tayo pumunta doon. Baka gusto nating tumulong. Amen. Parang wala na umihinang amen. I-number to. Serve one another. Magtulungan. Baka gusto nating tumulong. Kita mo, ang galing ni Pastor Ross na isip. Wisdom ang tawag doon. Yung bag na ginagawa, di na lang ni Pastor Ross binili, 150. Para maging sample dito. Makakatulong kayo nun pag bumili po kayo nun. Kasi wala po sila nakakainip po doon. Buriin mo, maghapon sila doon. Nakabilanggo, kakain, nakabilanggo, nakakain. Yung mukha nila, isang lang mukha na lang. Yung amoy nila, isang amoy na lang po sila. O diba? Tapos gumagawa sila ng bag.
Kasi para mamaano sila. No, dami mga nandito yung mga kasama natin sa team, nakakatuwa, no? Nung dati kami-kami lang doon nila Makoy, pero salamat, no? Si Pastor Ros kinausap ni ano. Kasi akala nila hindi na raw ako pwede na sa Pampanga. Kasi susuport pa rin ako. Kahit sa Pampanga, kasi support ako doon. Ang tawag doon, tulungan, sabi mo tulungan. No, salamat. Ano mo, marami natutuwa po ako, nagagalak po ako, lalo kong ginaganahan maglingkod. Salamat sa Lord. Kasi meron nagbigay po ng mga ano, yung ano ba yung Pastor Ros? Eh yung mga ano, kailangan, ang importanteng kailangan po ng bilanggo ay sabon, shampoo, huwag na pong toothbrush, pananaksak po nila yan, huwag na ka magbigay ng toothbrush, toothpaste, yung toothpaste nila, hindi na tinututbrush, yung puro toothpaste na lang yung ginagano nila. Bawal po yun, kasi sinasaksak po yun. Pinuputol nila yun, magbigay kayo maliit na toothbrush, kung gusto nyo po, may toothbrush na malambot, puputulin nila yun, para ibigay sa kanila, kasi bawal po yun, matulis po yun eh, pwede po yung makapanakit po yun. Ayan, ayan, toothbrush, sabon panligo, sabon panlaba, Sunrox, Alcampor, eh, hindi po, hindi nakasama yun. Yung mga ganun po, yung mga hygiene kit po nila, kasi para bumango-bango po sila. Amen? Huwag na kayo magbigay ng damit, kasi ang kulay lang damit nila doon, dilaw. Hindi pwedeng ibang damit doon, yun lang ang damit nila, okay? Amen? Sabi mo, tulungan daw. Bayanihan. Mamili po kayo sa ganun yung gusto tumulong. Tumulong sa campus? Welcome po. Nung araw, naalala ko, nasama ako sa campus bago nagsimula. Bago ako naging pastor dyan, nasama po ako sa campus noon. Kasama ko sila Pastora Melissa noon. Hindi pa siya pastora noon. Ang unang ano namin sa MNHS noon. Ayun, nagkasama ako noon. Pumunta kami din dito sa St. Mary's. Masarap din sumama doon. Nung nabubuhay pa si Sir Jiang, no? Salamat kay Sir Jiang. Nasama rin po ako sa Olpo, sa Fatima. Akala mo si Pastor John, hindi lang pang bilangguan, pang campus din. Amen? Pang all around. Sabi pang all around tayo. Oh, mamili kayo saan gusto nyo. Amen? Na mag-campus-campus. O kaya, gusto mo camp. Yan, camp. BGMP. Camp din yun eh. Nakakamp sila lagi. Nakakulong. Amen? Nakakatuwa dun. Alam mo, mahirap mag-serve doon. Pero salamat nga sa mga kabihan. Kasama natin. Yan si Dunya Lucy. Kasama rin yan. Nung birthday niya, nagpakain po siya ng, hindi po pansit, supas. Pero kakaiba, di ba? Puro pansit na lang. Nagsupas, nagpasupas si Dunya Lucy. Sabi niya, Pastor, wala naman tayo sa Timburol. Bakit supas yung dalan natin? Eh, para parehas din niya, Pastor, para mainit naman. I mean, masaya ba? Gusto ituloy ba natin? Nabilis mo ba? O masaya, masaya kay Lord. Amen. Hindi na puro iyaka, hindi puro ano, lungkot. Ano yun ba? Hallelujah, amen na lang dyan, Pastor. Parang tinatamad na ako mag-chess. Puro hallelujah, amen. Okay? Makikita natin doon, yung nagtutulungan sila, nagsama-sama sila. Di ba? Nakakatuwa doon, no? Alam niyo po ba, nung araw, pag nagsishare kami sa bilangguan, nakakulong sila. Yun nandun sila sa silda. Pupunta ka sa bawat silda, apat na silda yun. Oh, sa babae, may mga babae din. Ngayon, hindi na po. Pag nag-share kami doon, kung nakita niyo sa picture, ganyan na ganyan, parang sa church. O, gusto niyo sumama? Magpipilis ka dito, Pastora Ros, malapit. Andyan yung mga bilanggo. Ayan lahat, nandiyan lahat nakatingin sa'yo. Eh, paano kaya kung magkaroon ng riot doon? You know, oh, Pastora Ros, sustains ka, palayain kami. Biniro ko nga sila, tawa sila ng tawa. Sustains mo kaya kami. Hindi, ang babait na nila. Alam mo, may nag-chat sa akin, nasa Japan. Sabi niya, Pastor, salamat. Sana pag nalipat yung daddy ko sa munting lupa, meron din ganyang gawain. Kasi para yung daddy ko, alam mo, Pastor, mabait yung daddy ko. Kaya lang siya pinabarkada, kaya nandiyo sa loob. Alam mo, nakakaano, di ba, na mayroong nag-share sa bilangguan. Mayroong nagtutulong-tulungan na nasa loob ng simbahan. Kasi tayo ay nasa house of faith. Amen. Okay, palapan natin si Jesus. Naintindihan po ba natin? Kailangan natin magtulungan as family, as church, as build a church. Sama-sama, tandaan po natin, pag in-apply natin simbahan, apply natin sa family, apply natin sa negosyo, may negosyo kami, mga tauhan ka, apply natin sa work, apply natin sa school, applicable po lahat ito. Na mahalin mo ang teacher mo, mahalin mo yung kaklase mo, mahalin mo yung katrabaho mo, paglingkuran mo sila, amen? At pangatlo, sabi mo last na po ito. O yan, parang awa mo na pastor, last na yan. Okay, number three. Sabi, number three. Man, okay, high tech tayo, di ba? Okay, pakita natin. Doing good to others. Sabi mo, doing good to others. Okay? Do not give up. Yung iba kasi, tumulong lang saglit, nagsawa na, ayaw na gumawa ng mabuti. Kailangan tuloy-tuloy ang paggawa ng mabuti. Continually. Sabi mo, tuloy-tuloy daw.
Di ba? Do not give up doing good. Lalo na, sabi mo, lalo na sa iyo, sa atin. Oh, pero sinabi dun, sa lahat ng tao, gumawa ka ng mabuti. Lalo na sa loob ng tahanan, gawaan mo ng mabuti. Gumawa tayo ng mabuti. Share all good things. Ano kung mababasa mo yung taas? Ano yung good things na ano, gawa nating mabuti? Yung verse 6, di ba, hindi naman natin... Alam mo yung verse 6, kung binasa nyo dyan? Bahaginan daw natin ng ating kinikita o ating blessing yung mga lingkod ng Diyos, mga nagtuturo, tulungan natin. Yun, hindi po kayo nagpaparinig bilang pastor, no? Sabi ko, kahit ilabas nyo yan, maglilingkod kami. Pero sinasabi dito ni Pablo na kailangan nating tumulong at magbigay din doon. Amen? Palapan nga natin si Jesus. Pero sinasabi dito, bibigyan din natin na ito, don't give up na mahalin mo yung kapatid mo. Huwag mong sukuan. Sabi mo, huwag mong sukuan. Huwag mong team, conviction, pag-pray natin. Don't give up na gumawa ng mabuti na ikaw ay maglingkod. Huwag mong sukuan maglingkod. Huwag kang tumigil sa church. Huwag kang tumigil mag-life group. Huwag kang tumigil mag-church. Huwag kang tumigil na maglingkod sa Panginoon. At paglingkuran mo yung katabi mo. Paglingkuran mo yung pamilya mo. Paglingkuran mo yung life group mo. Amen? Sabi-sabi mo, don't give up. Gumawa ka ng mabuti. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Alam niyo po, pag hindi ka nagsawa, sabi rito, pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Alam mo, yun ang ano ko eh, sabi ng Bible, di ba? Hindi nasasayang ang iyong pagpapagal. As a servant, as a pastor, pwede na ako sumuko sa Pampanga. Pwede na ako magsabi tayo, alisin mo lang ako sa Pampanga, dito na lang ako, ang lapit ng bahay ko, ayan lang, oh, dalawang hakbang. Dalawang hakbang, nasa Diyos na ako, dun pa ako, mabiyahe pa ako, kailangan ko pa ng toll gate, kailangan ko pa ng gas para makarating doon. Pero sabi ni Lord, anak, don't give up. Sabi mo, don't give up. Mas may blessing doon sa paghayo sa malayo, kasi malayo. Alam mo, minsan, ano, pwede maglambing kay Lord? Gusto niyo maglambing kay Lord? Yung nanay mo nga, pag nilambing mo, i-bless ka, di ba? Si Lord pa kaya? Minsan, Lord, pwede maglambing? Ano, anak, anong lalambing mo? Lord, galing po ako sa bilangguan, kasama ko si Pastor Aros, wala po kami pagkain, Lord. Ah. Buti pa yung bilangguan, may pagkain. Alam mo, kumakain kami, hindi kami sinasama. Nagugutom din kami sa Sir Lucy. Pastor, ilan bang kakain? 80. 80, sakto. Kami ni Pastor Aros, wala. Uwi na tayo, Pastor. Nga. Yung mga pastor, hindi pinakain. Yung mga bilanggo, may pagkain. Di ba, tama, Pastor Aros? Ay, si Sir Lucy, gawin mo naman 82. Wala kami ni Pastor Aros. Di, joke lang. Kahit kami, wala kami. Alam niyo ba, naglambing. Lord, baka mayroon naman. Baka naman, Lord. Anak, may karapatan ka ba maglambing? Oh, naman, Lord, bakit? No, nag-share kami. Kasama ko si Pastor Aros. Hindi ko sinusumbatan si Lord, ha? Pero pwede ka maglambing. Lord, galing ako sa patay, nag-serve po ako sa Bayugo, marami pong tumanggap sa iyo. Ay, salamat anak, sinir mo ako, pinida mo ako. Anong gusto mo anak? Hindi ka sumusuko. O Lord, galing ako sa Pampanga, mamaya babalik na naman po kami doon. Baka naman Lord, wala na po kaming toll gate, Lord. Magkano yung laman ng ano natin? Anong RFID, Brother June? Mukhang di na tayo makakabalik. Sabi ng asawa ko, loadan mo na, wala naman akong talampera, kakamadali ko, naiwan dyan. Mautak ka talaga, kunwari lang naiwan, ako na nang palalagay mo dyan. Wise. Okay ba mga tatay, atin lang yun. Hindi man tayo narin mga nanay natin. Amen. Sabi mo, don't give up. Huwag kang magsawa. Kasi karamihan sa ating nasa church o nasa body of Christ, sumusuko. Kunting pagod, umaayaw. Si Lord, hindi sumuko. Kay Lord lahat yan, ang tatlo na yan. Minahal ka niya. Minsan, nadidisiplina tayo. Naglingkod si Lord para sa atin. Na may kababaang loob, bumaba siya sa langit para abutin tayo. At hindi sa sumuko, hindi sa nag-give up na bigyan ka ng makakain. Hindi nag-give up si Lord na bigyan ka ng baon, mga estudyante. Hindi nag-give up si Lord, tumuloy siya kahit nagkukulang, nagkakamali tayo. Even ako mga pastor, nagkukulang at nagkakamali din. Pero salamat dahil kinukurik din ako ng aking pastor. Salamat may pastor na nagkukurik po sa atin. Ako, transparent, inaamin ko na nagkakamali at nagkukulang din si Pastor John. Pero salamat sa Panginoon. Meron tayong matatawagan ng Panginoon. At meron tayong pastor at meron din tayong kapatiran. Sabihin mo nga sa katabi mo, salamat sa iyo. Kasi minsan, nagiging sandigan kita. Minsan, ikaw ang sumasama sa akin para pasanin ang aking mga pasanan at mga alalahanin. Amen? Kaya salamat din na may cross dito. Napakasarap. Hindi si Lord na natiling nakapako sa krus. Siya ay nabuhay muli
hindi sa sumuko, mabuhay ulit para sa iyo. Para bigyan ka ng pag-asa. Hindi tayo malalang sa ngayon, wala tayo. Pero sabi dito, aani ka. Hindi piling di tayo aani, anak tayo ng Diyos. Ay, hindi tayo mananatiling ganito lang. Aani tayong. Sabi mo, aani tayo. Sabi mo, may harvest. May harvest sa house of church, sa house of Christ. May harvest sa house of faith. May harvest sa mananampalataya. Amen? Huwag ka lang sumuko. Minsan maaaring tayo napapahinto, pero magpatuloy kang muli. Huwag kang mag-ipap. Maaaring minsan magpahinga tayo. Walang problema doon. Pero bumangon kang muli. Tumayo kang muli. Magpatuloy kang muli. Magmahal sa kapatiran. Mahalin ang lahat. At paglingkuran ang lahat ng tao. At huwag ka magsawa gumawa ng mabuti para sa iba. Lalo na. Nakakaano din yung lalo na sa kapatid mo sa Panginoon. Titingnan mo, mas masarap na gawaan ng mabuti. Sa totoo lang po kasi tayo ay biyahing langit. Sana nakikita yan sa kapatid natin na ginagawaan mo siya ng mabuti. Alam mo ngayon habang naririnig ko ito at binabasa ko ulit, Lord, parang kinakausap lalo nila ng puso ko, anak, ituloy mo yan. Gumawa ka ng mabuti para sa lahat. Hindi lamang sa lahat, kundi doon lalo na. Ibigin din doon ni Pablo, especially, lalo na sa kapatid mo sa Panginoon. Kasi ang kausap dito ni Pablo ay mga Kristiyano. Tayo, ang kausap natin dito ay nasa church. Maging mga nanonood ngayon sa live. Hindi man tayo nasa loob ng church, tuloy-tuloy po tayo. Magmahal, maglingkod, gumawa ng mabuti, at hindi dapat nagsasawa, kundi nagpapatuloy tayo, nagtutuloy-tuloy tayo, nagtutulungan, nagsasama-sama. Kapatid, may kanya-kanya tayong pasanin. Hindi po natin kaya mag-isa. Hindi natin kaya mag-isa. Mahirapan po tayo kung magbibuild tayo ng church. Magbibuild tayo para sa Panginoon. Dapat buo ang church. Nagkakaisa, nagdadamayan, nagtutulungan, nagmamahalan, naglilingkod sa bawat isa. I mean, alisin na natin yung glory to me. Ako ang magaling. Ako ang pogi. Ako ang tama. Glory to God dapat. Amen. Pwede ba tayong lahat ay tumayo at manalangin tayo sa Panginoon? Hallelujah. Holy Spirit, come. Hallelujah. Holy Spirit. Kapatid, mayroong harvest. Hindi nasasayang ang iyong pagpapagahal, kapatid. Mga lingkod ng Diyos, kapatid sa Panginoon, huwag kang sumuko, huwag kang tumigil, huwag kang ihinto, magpatuloy ka dahil kasama mo ang Diyos. Magpatuloy kang magmahal sa kapatid mo. Magpatuloy kang maglingkod sa kapatid mo. Magpatuloy kang gumawa ng mabuti. Patuloy kang tumulong. Patuloy kang sumuporta. Kapatid, hindi naman tayo ganun kayaman. Hindi man yung yaman tinitingnan ng Lord, kundi tinitingnan ng Lord yung laman ng puso natin. Sapagkat ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin, ang Panginoon ang unang naglingkod sa atin, ang Panginoon ang unang gumawa ng mabuti para sa atin, at ang Panginoon ay hindi sumuko sa atin na tayo ay mahalin, hindi sumuko ang Panginoon na tayo ay paglingkuran, hindi sumuko ang Panginoon na tayo ay gawa ng mabuti, sapagkat mahal niya tayo, anak niya tayo. Pwede ba tayong lumapit sa Diyos sa oras na ito? Kapatid, pwede ka kang lumapit sa Panginoon. Pwede kang manalangin. Pwede mo siyang kausapin sa oras na ito. Come on, church. Open your mouth and pray to the Lord. To the Lord, to the Lord of Lords, and to Jesus Christ, King of Kings. Hallelujah. Come on, i-empower ka ng Lord. Patuloy ka niyang pinapalakas. Patuloy ka niyang inaabot. At sinasabi niya, anak, mahal na mahal kita. Anak, minsan, aring ikakamali ka, pero kinukorek kita, anak, dahil mahal kita. Anak, minsan, nadidisiplina kita kasi mahal kita. Mahal kita, anak, kasi ayaw ko na mapahama ka. Kaya minsan may disiplina kasi mahal kita. Anak, hindi lamang nanatili na minahal kita. Kapatid, pwede mo kausapin si Lord ngayon. Anak, hindi na natili ang pagmamahal ko sa iyo, kundi pinaglingkuran kita para ipakita ko sa iyo na talagang mahal kita. At kapatid, gumawa ang Diyos ng mabuti sa iyo.
money ka. May harvest ka, kapatid. Tanggapin mo ngayon, right now, open your heart and receive the harvest. It is a harvest time. Huwag ka lang magsawa. Don't give up! Don't give up! Don't give up! Kahit may mabigit kang pasanin, righteous family, huwag kang titigil, huwag kang susuko. Ano mong pasan ang daladala mo? Parang ito'y sa loob ng pamilya mo, sa mga asawa, sa mga anak, sa estudyante, sa ministry mo. Kapatid, may isa na isip mo, Lord, gusto ko ng sumuko, gusto ko ng tumigil, pero Lord, hindi, Lord, dahil mahal mo ko, Lord. Pinaglingkuhan mo ko. Kapatid, sa oras na ito, pwede ba natin itas yung kamay natin sa oras na ito? Pwede ba natin i-worship ang Lord na mula sa ating puso? At bababa ang matinding presensya ng Panginoon sa araw na ito. Lord, nandito ang iyong mga anak na katayo sa iyong bahay-sambahan. Yes, kapatid, feel the presence of the Lord right now. Yes. Yayakapin ka ng Diyos at ipaparamdam niya kung gaano kanya kamahal. Yes, suka. Feel the presence of the Holy Spirit. God of all heaven and earth, oh Jesus, holding me in your embrace. Yan, yayakapin ka niya ngayon. Ipaparamdam niya sa iyo, mahal na mahal ka niya. Anak, mahal na mahal kita. Oh, God, I stand amazed. Oh, Jesus. My Jesus, my Lord. Eh, sabihin mo, isa Lord yan, sabihin mo. You're the love of my life. Yes, Lord. Wherever you go, wanna be by your side. No. Mo siya. Kaya huwag kang tumigil. Don't give up! Don't give up! Righteous family! My eyes set on you in this race that I run. No longer my way. Let your will be done. Make me a servant. My heart's ever true. Sundin
sundin. Yes, Lord. Like church family, di tayo susuko. Saan man ay pumunta. Amen. Susundan natin ang Panginoon sapagkat siya lagi nating kasama. Yes, God. Hindi niya tayo iiwan. Amen. Hindi niya tayo pababayaan kailanman. Jesus Christ, the same yesterday, today, forever. Kapatid, sa ngayon, bari, marami tayong pinagdadaan. Hindi ko alam ang saktong pinagdadaanan mo. Hindi ko alam ang mga pasan-pasan. Pero alam ng Diyos yan. Lumapit ka sa Kanya. Dahil ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay nag-aalala sa iyo. Ilahat natin, pagkatiwalaanin lahat sa Kanya. Lahat ng aming pasanin. Huwag ka lang sumuko. Huwag kang tumigil kapat. Don't give up. Kung meron kang babaunin ngayon, kapat. Lord, don't give up. Do not give up. Doing good. Lord, magpapatuloy kami. Salamat sa mga salita mo na nagpapaalala sa amin. Na patuloy kami mahal sapagkat pinahal mo kami. Patuloy kami maglingkod sapagkat ikaw ang naglingkod sa amin. Patuloy kaming gumawa ng mabuti dahil ikaw ang unang gumawa ng mabuti. Sapagkat ikaw ang mabuting Diyos. God is good all the time. Ura ka siya naman. Thank you, Lord, for the presence. Thank you, Holy Spirit. Kapatid, aani ka. Huwag ka lang tumigil. Maaring aani ka sa pamilya mo. Aani ka sa negosyo mo. Aani ka sa pag-aaral mo. Aani ka sa ministry. Aani tayo sa church na to. Maging sa bayan na ito, aani ka. Maging sa bansang Pilipinas. May harvest, kapatid. Hindi lang puro tanim. Aani ka rin tayo. Salamat, Panginoon, sa paalala mo. Silyuan mo ng plan ni Jesus ang aming mga narinig. Hindi man namin naisulat, pero isulat mo sa aming puso, sa aming isip, Lord, na hindi kami titigil, hindi kami susuko, hindi kami magsasawa, Panginoon. Lord, magmahalan po sa loob ng church. Lord, we speak love, genuine love in this church. We speak, Lord, serve one another. We speak, Lord, doing good to others, especially, Lord, the house of faith. Thank you, Lord, for the house of praying. Thank you, Lord, for the church. Thank you, Lord, for the pastors. Thank you, Lord, for the leaders. Thank you, Lord, for the body of Christ. Thank you, Lord, for this church, Lord. Salamat, Panginoon, dahil may pastor ako. Salamat, Lord, may leader ako. Salamat, Lord, may kapatid ako. Salamat, Lord, may church akong pinagsisilungan. Salamat, Lord, mayroong kasama akong pumapasan sa aking bigat na tinaraanan. At higit sa lahat, salamat sa iyo, Panginoon, na ikaw ang nag-aalala sa akin. Ikaw ang nagmamala sa akin. Salamat sa mga kapatid ko na nandito. Wala po kayong nilampasan. Lahat mo inabot sila. Lord, we speak life. We speak anointing. Yes, we speak God. Blessing. Hallelujah. We speak abundance. Amen. We speak harvest. Amen. In the church. Oh, rabasan na rabahan na rabahaya. Salamat o Diyos. Hindi na sayang, kapatid, tandaan mo. Hindi na sayang ang pagparito mo sa umagang ito. Hindi na sayang ang iyong paglilingkod sapagkat aani tayo. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat ay sa'yo lamang namin iaalay. Balakpan po natin ang Panginoon. Malakas sa balakpak sa ating Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Shine for Jesus. Hallelujah. Itas po natin kamay natin sa Panginoon. Tanggapin po natin ang basbas ng Ama. Tanggapin po natin ang habag ng Panginoong Jesus. Tanggapin natin ang pagkikipisan pala ng Espiritu. Tanggapin mo ang bagong lakas. Tanggapin mo ang himala. Tanggapin mo ang pagpapalang pisikal, spiritual, financial blessing. Tanggapin mo ang kaligtasan ng iyong mahal sa buhay. Tanggapin mo ang bagong ani. Tanggapin mo ang abundance. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you po. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito,
Nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church Maykawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa atin pong platform sa gawain ng Panginoon. Pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.